kailangan. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. Siguro ay hindi na natin pahabain pa. Sino ba ang unang magsasalita ngayong hapon na to? Siya po ang kasalukuyang Undersecretary of the Department of Social and Welfare Development for Inclusive and Sustainable Peace, OIC for OAS Mindanao Affairs. He's a retired Major General. Palakpakan naman po natin ang ating espesyal na bisita mula sa DSWD. Sino po? Yusek Rene Glenn Pahe. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una ay nais kong batiin ang mga beneficiary natin ngayon. Nais ko rin pong batiin ang ating mga kasama sa effort na ito. Si Yusek Jonathan Malaya ng DILG, Congressman Dale Malapitan, Mayor Oscar Malapitan, ang atin pong City Administrator, si Engineer Oliver Hernandez, ang Regional Director ng Field Office NCR ng DSWD, si Director Vicente Gregorio Tomas, at ganun din po si Colonel Samuel Mina, ang Chief of Police ng Caloocan City, lahat din po ng mga kasapi dito ng JTF NCR na siyang katulong natin sa lahat-lahat ng mga pamamahagi ng kung ano-anong tulong sa ating mga mamamayan. Ako po ay kumakatawan kay Secretary Rolando Bautista ng DSWD at hayaan niyo pong basahin ko ang kanyang mensahe para sa lahat. A pleasant afternoon to everyone. Together with the DILG and DND, it is a pleasure to be part of today's activities. This marks the start of the distribution by the local government units of the special assistance pursuant to the directive of the President in order to alleviate the effects of the implementation of the ECQ due to the COVID-19 pandemic. Incidentally po, binabati ko rin po pala ang buong lahat ng kawani at mga opisyal ng Caloocan City, ng local government ng Caloocan City who made this activity possible. Sila po ang nagsisikap upang maipaabot kaagad ang ayuda na ito sa mga nangangailangan. Ang gobyerno po ay kaisa ng lokal na pamahalaan at lalo la ng mga mamamayan ngayong pandemya. Ang pandemya ito ay ating naranasan o nararanasan at nagdudulot ng matinding epekto, lalo na sa ating kabuhayan at sa ating kalusugan. Hindi rin maitatanggi ang epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang tinatawag nating vulnerable at disadvantaged and marginalized sector. Kaya tinihimok ang bawat isa na makiisa sa at makipagtulungan sa gobyerno upang mabawasan natin ang epekto ng krisis na ito sa simpleng pagtupad po ng mga alituntining pangkalusugan. Sa panig naman po ng DSWD ay patuloy kaming aalalay at paigtingin natin ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng aming mga field offices sa mga lokal na pamahalaan para sa karagdagang mga tulong para sa lahat ng mga mamamayang apektado ng pandemya. Basta po tayo ay sama-sama at magtutulungan, tiyak na magtatagumpay tayo sa ating matinding pagsubok na hinaharap. Muli, marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Patuloy lang po tayong mag-observe ng health protocols at huwag kalimutang manalangin sa Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Yusek Rene Glenn Pae of DSWD. Maraming salamat, sir. Ang susunod na magsasalita, walang iba, ang laging umaaksyon, aksyon malasakit, ang nag-iisang hashtag
AFMM, walang iba, Congressman Along Malapitan. Sige po, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat, sa kinatawan ng DILG, Yusek Malaya, na kinatawan ng DSWD, Kuya Vic, sa ating mga sa City Administrator natin, Engineer Oliver Hernandez. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ang lungsod ng Caloocan sa 1.3 billion na ibinigay ng ating pamahalaang nasyonal para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Caloocan. Naiintindihan natin, no, na ito ay hindi sapat. Subalit, malayo ang mararating nito para sa ating mga kababayang nangangailangan. Umasa po kayo na katulong ang pamahalaang lokal ay ibibigay natin ito ng maayos sa ating mga mamamayan. So muli, sana'y konting tiis-tiis lang, no? Dahil ito'y hindi naman madali. Medyo napakalaki ng ating populasyon, pero titiyakin natin ito'y mabibigay o makakarating sa inyo ng maayos, at matitiyak nating makukuha ito ng ating mga mamamayan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman Along Malapitan. Partner, sino po ang susunod na ating magsasalita? Ang ating susunod naman na bisita sa hapong ito ay ang naglilingkod bilang public official ng Department of Interior and Local Government. He is currently serving as the Undersecretary of the DILG for Plans, Public Affairs, and Communication, and is appointed as DILG Spokesperson. Palakpakan naman po natin si Yusek Jonathan Malaya. Maraming salamat sa ating mga MC. Una-una, batiin ko lang ang kinatawan ni Secretary Rolly Bautista, ang aking udulo si Yusek Rene Paheser, and of course, ang kinatawan ng ating punong lungsod.